Hey there my friend, once again this is your friendly neighborhood Karl Serrano and in this video, pag-uusapan natin yung 4 signs na dapat ay magnegosyo ka. So para at least meron kayong konting background pagdating sa akin, hindi ako pinalaki para magnegosyo. Dinidiscourage pa nga ako ng nanay ko sa pagninegosyo kasi dati negosyante ang nanay ko dahil nasa lahi namin bilang Chinese, so naipasa rin sa kanya yung pagninegosyo. Pero bakit ako dinidiscourage ng nanay ko? Kasi multiple times, paulit-ulit yung failures na naranasan niya. And unfortunately, hindi na-explain sa mama ko na part yun ng business. Part na paulit-ulit ka talagang mag-fail. So may mga business venture dati yung nanay ko na jeep. Dati may mga jeep kami na namamasada, nag-fail yun, nagkaroon kami ng tindahan, nag-fail yun, sari-sari store, nag-fail. So yun yung so far, yun yung alam ko ng mga business venture ng nanay ko na paulit-ulit nag-fail. Nag-network marketing din yung nanay ko, paulit-ulit nag-fail. Tapos direct selling, marami kasi rakitera din yung nanay ko eh. Napakasipag and napaka-independent na babae. So marami akong natutunan sa kanya. Pero unfortunately, yun nga, dinidiscourage kami sa pagninegosyo dahil bilang nanay, ang way of thinking ni mama is pinoprotektahan niya kami sa pain na naranasan niya before dahil paulit-ulit siya na nag-fail. So ayaw niyang maranasan namin bilang anak niya yung ganung pain. So yun yung, at some point, diba, kasi nanay eh, bilang nanay, hindi ko maiintindihan kung bakit ganun kasi lalaki ako at never naman ako magiging nanay. Pero malamang sa mga nanay sa inyo dyan na nanonood, diba, baka ganun din yung na-experience. Siyempre, sino ba namang nanay ang gustong masaktan yung anak niya? Pero in real world kasi, hindi pwedeng hindi nasasaktan ng bata. Hindi pwedeng hindi nakaka-experience ng pain, failure, rejection ang isang bata kasi yun yung nagpapatatag sa atin. No, bilang nanay, isipin mo kung ikaw nanay ka at katulad ka nung nanay ko, yung mga failures na naranasan mo, yung mga pain na naranasan mo, di ba yun yung nagpatatag sa'yo? Di ba? Tumatag ka ng dahil dun. So, bakit mo ipagkakait sa anak mo yung pagiging matatag? Di ba? Bakit may pagkakait sa kanila? So, pinagkakait mo sa kanila yung pagiging matatag kung hindi sila nakakaranas ng ganun. Masakit na makita na ganun nasasaktan sila. Pero, kailangan yun eh. Kasi kapag ka wala na ang magulang, di ba? At least kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Okay, so at least mayroon kayong konting background pagdating sa akin. Hindi ako naturuan magnegosyo. Dinidiscourage ako sa pagninegosyo at ang turo sa akin ay mag-aral ng mabuti, makagraduate at makahanap ng magandang trabaho. Typical or mag-abroad. So hindi talaga ako design or na-program or na-mindset na magnegosyo ako, magtayo ako, hindi talaga. Na-realize ko na lang later on. Kasi nung high school ako, naalala ko na from first year to fourth year, palagi akong tinatanong ng parents ko, anong course? Hindi ko alam. No? Hindi ko alam kung anong course yung gusto ko kasi ang pangarap ko dati ay maging professional Dota player, di ba? Professional Dota player. Eh, nung mga time na yon 2012, hindi pa naman putok yung e-sports. May e-sports na, pero maraming tao pa rin yung duda ngayon. Di ba? Napakatalamak na talaga ng e-sports. So, wala rin sumuport sa akin ng mga time na yun. And, nung fourth year na ako, sinabi sa akin, yun, kailangan ko na mag-decide kung anong course yung kukunin ko. So, tinanong ko yung tatay ko, di ko makalimutan. Ang sabi ko sa tatay ko, anong kurso ba yung kikita ako ng malaki? Tapos, later on, nung nagninegosyo na ako, doon ko na-realize, kaya pala yun ang tinanong ko sa tatay ko. Kasi hindi ko din alam eh. Hindi ko alam na sinegosyo pala. No, hindi ko alam. So, kasi ang mga time na yun, ang sagot sa akin ng tatay ko is, seaman, teacher, malaki daw kinikita ng teacher. Hindi ko alam, totoo ba? Seaman, malaki daw kinikita. Hindi ako nakapasa sa mga yun. And teacher naman is, ayaw ko. Sabi ko, ayaw kong pumapasok sa school. Tapos teacher, mag-teacher pa ako. Diba? So, no offense sa mga teacher. Kasi family side ko, father side, may mga teacher doon. So, ayaw ko lang talaga maging teacher. Kasi nga, tamad akong pumasok sa school. No? So, naisip ko IT kasi malapit. Dota player, malapit. Computer, puro computer. So, IT. Di ba? So, at saka kasi ano daw eh, call center daw eh, di ba? Hindi naman nangyari. Hindi ako nakagraduate doon. Drop out ako. Tapos, napunta na ako sa negosyo. And then, fast forward 7 years later, ito na, nag-video na ako sa inyo ngayon para mag-share ng experience. So, ibig sabihin ay hindi talaga ako pinanganak at mindset at prinogram na maging negosyante para at least naintindihan nyo. Okay, so dumako na tayo dun sa 4 na signs para malaman mo kung dapat kang magnegosyo. So sign number 1 ay ayaw mo ng may boss. Okay, ayaw mo na inuutos-utusan ka. Ayaw mo na yung pakiramdam na kinokontrol ka. Ayaw mo yung pakiramdam na nililimitahan ka sa mga bagay na gagawin mo. Oh, ito lang dapat mong gawin ha, huwag mong gagawin to ha. Ayaw mo ng ganun.
Okay, ayaw mo nang may limitasyon ka. So kung ikaw ay ganun, 'di ba? Malamang sa malamang dapat magnegosyo ka kasi dapat ikaw yung maging boss. No, 'yun yung na-realize ko din later nung nagtrabaho ako bilang service crew. Ayaw ko yung pakiramdam na pumapasok ako sa trabaho tapos kabado ako kasi sisigaw-sigawan na naman ako ng manager ko dahil mabagal akong kumilos. Nagtrabaho ako bilang service crew. So bilang service crew, syempre kailangan mabilis ka eh. Para sa inyo mga service crew dyan, shout out, comment kayo dyan sa ilalim sa mga kapwa ko naging service crew. Ayaw ko ng ganon. Okay? Ayaw ko na sinisigaw-sigawan ako, ayaw ko ng inuutos-utusan ako kasi para sa akin, hindi ako pinalaki ng magulang ko para utos-utusan lang ng ibang tao. Naalala ko, every time, araw-araw na pumapasok ako sa trabaho, nagko-commute pa lang ako, nasa jeep pa lang ako, papasok pa lang ako, iniisip ko na kaagad, ano yung gagawin ko pag uwi ko. So, ibig sabihin, papunta pa, hindi pa ako nakakapasok ng trabaho, iniisip ko na kaagad paano umuwi. Diba? Anong gagawin ko pa uwi? Ibig sabihin, ayoko talaga nung ginagawa ko. And, nagtiis lang ako doon ng isang buwan. Okay, isang buwan. At yun na yung una at huli na naging trabaho ko. Oh, hindi na ulit ako nagtrabaho kahit kailan. Nag-awol ako doon. No, actually, mali yun kasi nakaka-disrespect din yun. Pero sabi ko, doon sa nag-recommend sa akin, kasi nakapasok ako sa trabaho na yun dahil may nag-recommend sa akin, may backer ako, kumbaga. Tinext ko siya, sabi ko sa kanya, babalikan ko po kayo pag naging successful na ako. Actually, hindi ko pa siya nababalikan hanggang ngayon. Dahil mahirap din, pandemic, di ba? Pero babalikan at babalikan ko talaga siya. So, ilalagyan ko na lang, gagawa na lang ako ng video kapag ka nabalikan ko na. That was 7 years ago. Okay? So, yun yung ano, yun yung experience ko. Kaya ayaw ko talaga. Madalas, kung ikaw din ay yung katulad ko, na madalas marami ka nang nalipatan na iba't ibang trabaho kasi hindi mo gusto yung authority, no? Hindi kayo magkasundo nung nasa taas mo. Nung manager mo, supervisor mo, hindi kayo magkasundo. So, nagpapalipat-lipat ka ng trabaho. Malamang sa malamang, kailangan mo magnegosyo, no? Para ikaw yung may control, no? Para ikaw yung nag-uutos. Kung gusto mo ng ganun. Hindi naman tama o mali yung tao na nasa taas mo. Kumbaga, hindi mo lang nakita na worth it or worthy yung tao na nasa taas mo para sa respeto mo. Kaya, hindi kayo nagkakasundo. So, yun yung sign number one. Sign number two, ay hindi ka masaya sa kinikita mo. No? Nag-iisip ka kung ano yung paraan para kumita ka ng mas malaki. At naghanap ka ng paraan paano kakikita ng mas malaki. Baka malamang yun ang rason bakit ka napunta dito sa YouTube channel ko. Kaso nga lang, sa kakahanap mo kung paano kakikita ng mas malaki, ang iniisip mo lang palagi ay trabaho. Kasi nga, na-program ka lang na trabaho. Hindi naman tayo na-program mag-negosyo. Malamang sa malamang, ang way of thinking mo ay ang negosyo para lang yan sa mga may pangkapital, para lang yan sa mayaman, may mga connection, sa mga anak mayaman or anak ng negosyante, para na sa kanila yan. Hindi po, kasi hindi ako ganun. Diba? Anak ako ng naging negosyante, pero hindi ako tinuruan kung paano mag-negosyo. At bukod sa hindi ako tinuruan, diniscourage pa ako. Sinasabihan pa ako na wag mag-negosyo kasi nga, ganun. Ayaw ng mama ko na mag-fail ako. So, yun yung sinasabi ko, yun ang importante na hindi lang nasa trabaho. Okay, hindi lang nasa trabaho. Pwedeng-pwede kang mag-negosyo. Basta, as long as gusto mo at willing kang matuto, pwedeng-pwede naman eh. So, later on, meron akong i-recommend sa'yo kung paano ka makakapagsimula. So, yun yung sign number two na dapat mag-negosyo ka kasi hindi ka masaya sa kinikita mo eh. Sign number three is kuni-question mo yung buhay. Kini-question mo. So, ano ibig ko sabihin? Naitanong mo na ba ito sa sarili mo? Ganito na lang ba talaga ang buhay? So, kung naitanong mo na yun sa sarili mo, comment ka nga dyan sa ibaba. Kasi yan yung tanong ko nung nagtatrabaho ako as a service crew. May one time, umuwi ako sa bahay, pagod na pagod ako, at the same time, gutom. Umuwi ako madaling araw na. So, dumating ako sa point na iniisip ko nung mga time na yun, ano ba? Kakain ako o tutulog na? Kasi kapag kumain ako, hindi ako pwedeng tumulog agad. Baka bangungutin ako eh, di ba? Pinili ko na lang matulog na lang kasi pagod na ako. So, ibig sabihin, nalipasan ako ng gutom, natulog na lang ako. So, bago ako matulog, hindi ko makakalimutan, dun ako nagtanong. No, ganito na lang ba talaga yung buhay? Ito na ba yun? Kasi bago ako magtrabaho, alam mo yung feeling? No, bago ka magtrabaho, bago ka pumasok sa trabaho na excited ka kasi nasa isip mo, matutupad mo na yung mga pangarap mo, sariling bahay, sariling sasakyan, tapos pagpasok mo sa trabaho, di ba, expectation versus reality. Di ba, na-disappoint ka hanggang sa namatay na lang yung pangarap mo. Diba? Kasi nakita mo, imposible. Sa kinikita ko, imposible. Pambayad pa nga lang sa bills, kulang ko lang na. Tapos pangarap pa. Di ba, naiintindihan ko kayo kasi dumating rin ako sa point na yun. At yun na nga yung kinikwento ko na, doon ako nagtanong na ito na ba yun? Na ganito na ba yun? Kasi hindi ito yung ina-expect ko. No, ang ina-expect ko is aasenso ko, makukuha yung pangarap ko. Kasi yun ang tinuturo sa akin eh. Mag-aral doon ang mabuti, kuha ng trabaho.
Sabi ko, parang imposible, 'di ba? Dumating rin ako sa point na ganoon, parang imposible. Na-realize ko 'yan nung nagne-negosyo na ako. Buti na lang question ko 'yun. Kasi kung hindi ko question, hindi ko mahahanap yung sagot. 'Di ba? Sabi nga, seek and you will find, ask and you shall receive. 'Di ba? So, naghanap ako ng solution, and then doon ko na encounter yung pagne-negosyo. And sign number 4 is nag-i-imagine ka. Okay, nag-i-imagine ka na what if ganito yung buhay ko, what if meron na akong sariling bahay, what if meron akong mabili ko yung pangarap kong sasakyan, what if nakakapag-travel ako all around the world, what if nabibili ko yung mga pangarap kong gadget. What if nangangarap ka, nagdi-daydream ka, at hindi mo to kinikwento sa iba kasi alam mo kung anong sasabihin nila. Diba? I-discourage ka nila, sasabihin nilang kalokohan, hindi sila maniniwala sa'yo. Kung nakuha mo yung 4 na sign na yon, magnegosyo ka na, simulan mo na kung paano. Simulan mo na na... So kung nakuha mo yung 4 na sign na yon, magsimula ka na magnegosyo kasi para ka sa negosyo, hindi ka para sa pagtatrabaho. So question of the day, ilan dun sa 4 na signs na yon yung nakuha mo? So i-comment mo dyan sa ilalim kung ilan dun sa 4 na yon. And kung marami ka natutunan dito sa video nito, click mo yung like, i-share mo to sa mga kilala mo, kaibigan mo, na alam mo matutulungan itong video na to, na alam mong katulad mo. Share mo sa kanila, baka makatulong tayo. And once again, this is your friendly neighborhood Karl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo for as low as 2,000 pesos. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website, www.karlserrano.com. So once again, that is www.karlserrano.com. Enjoy learning!